Sa loob ng 7 taong pagkikipaglaban sa sakit sa puso, nito lang October 29, 2023, sa makabilang buhay na ang komedyante na si Joey Paras, narito ang kwento ng buhay ni Joey at ang kanyang mga tagumpay sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Buhay ng Yumaong si Joey Paras. Before Showbiz, si Joey Paras ay pinanganak noong February 7, 1978. Nagtapos siya ng AB Communication Arts sa University of Santo Tomas. Bago siya naging aktor, siya ay dating overseas Filipino worker bilang isang hotel lounge singer sa isang grupo ng lounge na tinatawag na Sikada, kung saan sila nagpe-perform sa Grand Hyatt Seoul, South Korea at Grand Hyatt Beijing, China. Nagtrabaho rin si Joey sa ibang bansa ng ilang taon hanggang sa ang kanilang grupo ay nagkahiwa-hiwalay. Artist. Itinatag ni Joey ang grupo ng Teatro Expedition de Filipinas na isang organisasyon ng mga kabataan mula sa mga underprivileged communities sa bansa na may talento sa pag-arte. Pagkatapos nito, ay itinatag niya noong October 2013 ang The Powerhouse Ensemble, isang grupo ng mga aspiring actors and actresses na sumailalim sa libreng training sa teatro at produksyon ng pelikula. Makalipas ang mahigit 2 taon mula nang maitatag ni Joey ang grupo, binuksan niya ang 2nd season ng The Powerhouse Ensemble para sa susunod na batch ng mga aspiring actors noong October 10, 2015. Noong January 2020, kinuna ni Joey ang isang short film na ang kaibigan ni Imaginary F na nanalo ng parangal at nakapasok sa mga International Film Festival. Nakapasok din ang naturang short film sa final selection ng Sinag Maynila 2020 para sa short film category. Noong February 2020 naman, ay gumawa at nag-produce ni Joey at ang kanyang grupo ng isang short film na pinamagatang Igib na siya rin ang mismong nagsulat at nag-direct nito. Nakapasok din ito sa mga international film festivals sa ibang bansa at nagbigay kay Joey ng kanyang pinakaunang International Best Director Award sa FilmMay International Short Film Festival Comanovo 2020. Television and Movie Career. Ang unang paglabas ni Joey sa telebisyon ay sa primetime soap ng ABS-CBN na Maging Sino Ka Man. At noong 2009 ay lumipat siya sa GMA Network para sa TV soap na Ikaw Sana. Bumalik naman siya sa ABS-CBN para sa teleseryeng Dahil May Isang Ikaw. Ngunit noong 2010, napasama siya sa cast ng GMA Network TV drama romance fantasy series The Last Prince. Noong 2009 din, unang nakilala si Joey sa Cinemalaya entry na Last Supper No. 3 na dinirect ni Veronica Velasco. Siya ay gumanap bilang isang production assistant sa isang TV commercial na nagkaroon ng aberya sa buhay dahil sa nawawalang props na tinatawag na Last Supper No. 3. At dahil sa kanyang magaling na pagganap bilang si Wilson, siya ay nominate para sa Best Actor sa ilang beses noong taong ding yon. Naging bahagi naman ng 2013 film na Dance of the Steel Bar si Joey kasama ang patikang aktor na si Dingdong Dantes at ang Irish actor na si Patrick Bergen. Inspirasyon ng kanilang pelikula ang CBDRC Dancing Inmates ng Cebu. Ginampanan ni Joey ang karakter ni Aliona, isang transvestite na inmate. Ayon kay Joey sa isa niyang interview, noong unang inalok sa kanya ang Dance of the Steel Bars, wala raw siyang ideya na si Dingdong ang makakasama niya. Tinanggap niya raw ang role dahil gandahan siya at gusto rin daw niya ito at noong niyang nalaman niya na makakasama niya si Dingdong ay sobra siyang na-excite. May isang eksena naman sa pelikula kung saan makikita na tinuturoan ni Joey si Dingdong na magsayaw ng jazz. Pero nilinaw niya ang impresyon ng iba na gay film ito. Ani Joey, hindi raw yun isang gay film. Nagkataon lang daw na gay ang karakter niya doon. Malaki rin ang kontribusyon ng karakter ni Joey sa pelikula dahil siya naging daan para mainganyo ang inmates na magsayaw. Hindi man daw yun true to life story. Pero nalalapit din daw doon ang nangyari sa mga dancing inmates sa totoong buhay ng mga gay inmates ang naging rason kung bakit ang mga ito ay natutong sumayaw. Kahit maraming indie films na ang nagawa ni Joey, espesyal daw para sa kanya ang Dance of the Steel Bars dahil hindi lahat ng kasama niya ay indie actors. Nakakasayaw din daw nila ang mga totoong dancing inmates. Ito rin daw ang unang role niyang ginampanan na isa siyang preso at sa isang drama film pa hindi sa kanyang genre na comedy. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bumida naman si Joey sa 2013 Filipino drama comedy film na may temang LGBT na Bikekang, ang nanay kong Becky, na idinirect pa ng Yumaong direktor na si Wen V. De Ramas. Ang pelikula ay hango sa kwento ng buhay ni Wen na habang lumalaki ay binubuli dahil sa pagiging bakla.
Subalit kahit pa ang kilalang box office director na si Wendy Ramos ang nagsilbing direktor nito, hindi nagtamo ng inaasahan na kinita ang nasabing pelikula. Pero malaki pa rin ang naging pasasalamat ni Joey dahil sinugalan siya nito sa unang pinagbidahan niyang pelikula. Anya, habang buhay ang kanyang pasasalamat kay Direk Wen at sa Viva Films dahil binigyan siya ng mga ito na kanyang inaasam na break. Anya, pinaglaban daw talaga siya ng direktor para sa naturang proyekto. Hindi man daw kumita, tulad ng ibang pelikula ng direktor na si Wen, ay hindi naman daw ito naging super flop. Tamang-tama nga lang daw ang kinita ng kanilang pelikula at maganda rin daw ang reviews mula sa mga manonood at yon ang nagpapasaya sa kanya. Sa parehong taon naman ay si Joey ang nanalong Best Supporting Actor for New Breed category sa Cinemalaya Independent Film Festival Awards 2013 para sa kanyang mahusay na pagganap bilang isang online scammer sa indie film na babagwa, The Spider's Lair, na idinirect ni Jason Paul Laksamana. Marami ang natutuwa sa pagganap ni Joey bilang si Marnie, ang gay mastermind ng isang sindikato na nangluloko ng mga taong nakaka-chat sa Facebook. Nanalo si Joey laban sa kanyang mga malalakas na kalaban sa kategoryang Best Supporting Actor. Kaya nang siya ay tinanghal na panalo, ang unang sinabi niya sa kanyang acceptance speech ay, "Ang lakas maka-Anne Hathaway ng award na to ha." Si Joey nga raw mismo ang mismong bumuo ng kanyang balahurang karakter na si Marnie sa tulong ng kanyang direktor na si Jason Paul Laksamana. Si Joey rin mismo ang pumili ng kanyang hairstyle at wardrobe sa naturang pelikula. Joey in his heart condition. Sa kabila ng unti-unti niyang pagsikat sa mundo ng telebisyon at pelikula at pagiging abala sa kaliwat kanang proyekto, ay napilitan si Joey magdesisyon na itigil muna ang kanyang career sa showbiz at magpahinga muna at alagaan ang kanyang sarili. Taong 2016, naging pangunahing inaalala ni Joey ay ang kanyang kalusugan dahil siya ay may karamdaman sa puso. Hindi sinasadyang na ikwento ni Joey ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap nang tanungin siya ng press tungkol sa kanyang kasalukuyang mental health. Anya, incomplete ito at noong mga panahong yon ay gusto na niyang mag-settle down dahil siya ay may heart failure at pinayuhan na rin daw siya ng kanyang doktor na magpahinga muna. Pagdidetalye pa niya na hindi na masyadong malakas ang contraction ng kanyang puso at hindi raw sapat ang naisusupply ng oxygen nito sa ibang parte ng kanyang katawan. Ang pag-ubo pangaraw niya ang hindi yung may phlegm o makate, sa halip ito ay may kasamang tubig at doon nga raw siya talagang nag-alala. Dahil sa mga alalahaning yon, ay lubos na naapektuhan ang kanyang pagtatrabaho pero sinubukan niya pa rin labanan ito. Naibahagi rin niya ang sa palagay niyang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong kondisyon. Ayon kay Joey, sa tingin niya ay dahil yun sa diet pills na inabuso niya noong kabataan niya. Sobrang nahihirapan na nga raw siyang huminga dahil dito. Nabili raw niya ang mga diet pills na iniinom niya noon sa Indonesia at meron pa nga raw galing pa sa China. Effective nga raw yun sa kanya na sobrang pumayat siya noon. Ayon kay Joey, dahil sa yumaong direktor na si Wendy Ramos, kaya niya na lamang may sakit siya sa puso. Ito raw ang pumilit sa kanya na magpa-check up siya noong ginagawa nila ang 2015 TV drama na Flor de Liza. Niyakap pa nga raw siya nito at sinabing sagot na nito ang pagpapa-check up niya sa St. Luke's. Nang ma-diagnose siya na may heart problem, ang buong akala niya ay mag-e-exercise at magpapapayat lang siya pero baliktad pala. Ang payo ng doktor sa kanya ay tumigil sa kanyang trabaho dahil lahat raw ng ginagawa niya sa pag-arte ay bawal, tulad ng pagsigaw, mag-emote, gumalaw, umiyak at sumayaw. Sa isang video ng June 2020, nagsusumamong humingi ng tulong si Joey sa mga taong may mabubuting kalooban upang makalikom siya ng halagang 750,000 pesos pambayad sa kanyang angioplasty procedure. Makikita sa video na may nakakabit na oxygen kay Joey dahil sinusumpong siya ng irregular heartbeat kaya nahihirapan siya sa paghinga. Pero pinilit pa rin niyang magsalita para may parating sa lahat ang kanyang mensahe. Ayon kay Joey, coronavirus pandemic at kawalan ng trabaho ang dahilan kaya humingi siya ng financial assistance sa publiko. Unang sumailalim si Joey sa angioplasty procedure noong October 2016 at sinabi niya noon na umabot sa 1,000,000 piso ang kanyang hospital bill at hindi siya handa noon sa malaking gastos. Mapalad si Joey dahil sa tulong pinansyal na inibigay ng kanyang mga co-star sa Sunday Pinasaya kagaya ni Marian Rivera, ay Ay De Las Alas at Alden Richards kaya siya ito sa pusong nagpasalamat. Joey passes away at the age of 45. Sa loob ng 7 taong pagkikipaglaban sa sakit sa puso, ay pumanaw na si Joey noong October 29, 2023, sa edad na 45. Ipinahayag ito ng kanyang pamangkin na si Jara Shine Sinchon Fabian sa kanyang Facebook account sa mismong araw ding yon.
humihiling din ng tulong ang kanyang pamangkin habang inilalathala nito ang nakakalungkot na ulat sapagkat ang katawan ni Joey ay kasalukuyang nasa morgue. Ayon sa pamangkin ni Joey, kailangan nilang isettle ang kanilang bill sa ospital para maiuwi na nila ang mga labi ni Joey sa kanilang tahanan. Inilagay rin ito ang mga impormasyon kung paano maaaring magpadala ng tulong sa pamilya ni Joey gamit ang GCash. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!